epekto ng sobrang paggamit ng mga drogang gateway. Quarter T, week 5 to 6, health 5. Most essential learning competency, nasusuri kung paano ang paggamit at pag-abuso sa caffeine, tobacco at alcohol na nagdudulot ng masama sa kalusugan ng bawat individual sa pamilya at sa komunidad. Anong kadalasang iniinom ng iyong nanay, tatay, lolo, lola at iba pang nakatatanda sa iyong pamilya tuwing umaga? Umiinom ba sila ng gatas o ng kape? Naranasan mo na din bang uminom ng mga ito? Maaaring ibahagi sa klase. Ang katagang gateway drugs ay ginamit upang maipaliwanag ang teorya na nagsasabing ang paggamit ng anumang droga ay maaari maging daan upang tumaas ang panganib o posibilidad na gumamit ng iba pang droga at magkaroon ng criminal behavior. Karaniwang halimbawa ng gateway drugs ay alcohol o alak, marijuana, cigarettes or tobacco, at caffeine na kung saan ang presyo ay kayang-kaya at madaling mabili kahit saan. Ang teorya ay nagaganap kapag ang sino man ay nagsimulang gumamit ng marijuana, sigarilyo o uminom ng alak ay nagiging bukas din sa paggamit ng iba pang droga. Para sa una nating gawain, tingnan ang mga larawan at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Number 1, ano-anong mga nakikita ninyo sa larawan? Bakit ang mga ito ay tinawag na gateway drugs? Number 2, dapat bang gamitin ang mga gateway drugs na ito? Number 3, ano-ano ang mga epekto nito sa kalusugan ng bawat individual sa pamilya at komunidad? At narito mga maaring maging kasagutan. Ito ay mga produkto may sangkap na tobacco, caffeine at alcohol. Number 2, hindi po. Number 3, pagkasira ng pamilya at magulong komunidad. At syempre magiging magkakaroon to ng masamang epekto sa ating katawan at magkakasakit tayo. Anumang labis o sobra ay lubhang nakakasama. Ang isang tao ay makakaiwas sa anumang maling gawain kung alam niya ang maaring idulot ng mali o sobrang paggamit o pag-aabuso nito. Tulad na lamang na labis na paggamit o pag-aabuso sa paggamit ng caffeine, tobacco at alcohol. Narito ang mga epekto ng caffeine. Ang caffeine ay isang karaniwang substansya na kadalasang sangkap ng iniinom na kape na may epektong nakakagising at nakakaalisto. Ito ang dahilan kung bakit ang kape ay paboritong inumin ng marami sa atin lalo na sa umaga o kaya sa buong maghapon para manatiling produktibo sa mga gawain sapagkat ang caffeine ay may kakayahang mag-stimulate ng ating central nervous system sa puso, sa mga kalamnan at maging sa blood pressure. Ang sobrang caffeine sa isang araw ay maaaring magdulot ng ilang epekto sa katawan, particular na sa nervous system at mga kalamnan. Kabilang dito ang sumusunod, insomnia o hirap sa pagtulog, pagiging nervyoso, hindi mapakali, pagiging irritable, paghilab ng tiyan, mabilis na pagtibok ng puso, panginginig ng mga kalamnan. Ngayon naman ay mga epekto ng tobacco. Ang sigarilyo ay naglalaman ng mahigit 7,000 chemical at mga substansya. Maaari itong makalason at maging sanhi ng cancer. Ang mga sumusunod ay maaaring maging resulta ng paggamit ng tobacco. Pagkabulag, katarata, uminang pang-amoy at panlasa, sakit sa puso, peptic ulcer, pagkakulubot ng balat, sakit sa gilagid at pagkawala ng ngipin. Gayon din ang hika. Narito naman ang epekto ng alcohol. Ang epekto ng alcohol sa atay ang pinakamabigat. Dahil ang alcohol ay isang lason sa katawan at atay,
Ang pangunahing bahagi ng katawan na tagalinis ng mga lason at iba't ibang kemikal, at kapag sobra ang nainom na alak, hindi kinakaya ng atay na linisin at lahat ng alkohol sa katawan, at ito ay namamaga at nasisira. Kapag tuluyang nasira ang atay, isang kondisyong tinatawag na cirrhosis na maaaring magtuloy sa pagkasira ng bato, koma o kamatayan. Hindi lamang atay ang apektado ng sobrang pag-inom ng alak. Pinagaganit ng alak ang mga ugat ng dugo na maaaring magdulot ng high blood at sakit sa puso. Marami pang epekto sa katawan ng alak gaya ng pagkasira sa utak ng mga brain cells, pagkasira ng pankreas, bangungot at iba pa. Para sa una nating gawain, sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong sagotang papel. Anong bahagi ng katawan ang nasisira sa pag-inom ng alak? Anong nagiging sakit ng madalas na pag-inom ng alak? Bukod sa pagkasira ng atay, ano pa ang maaaring maging epekto ng madalas sa pag-inom ng alak? At number 4, ano ang pinakamabigat na epekto ng sobrang pag-inom ng alak o alkohol? At naririto ang mga tamang kasagutan. Number 1, atay, pankreas at utak. 2, cirrhosis. 3, sakit sa puso, pagkasira ng pankreas, atay at utak, pagkakaroon ng high blood. At sa huli, number 4 ay pagkamatay. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, magtala ng mga negatibong epekto ng paggamit o pag-inom ng mga produktong nagtataglay ng caffeine, tobacco at alcohol. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Lagyan ng column para sa caffeine, tobacco at alcohol. At naririto ang mga tamang kasagutan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4, gamit ang short bond paper, gumawa ng isang babala tungkol sa paggamit at pag-abuso sa caffeine, tobacco at alcohol na nagdudulot ng masama sa kalusugan. Pumili lamang ng isa. At narito ang pamantayan sa pagmamarka, nilalaman ng mensahe, pagkamalikhain at pagsulat ng mga titik, kaugnayan na sa paksa at kalinisan. At meron tayong puntos na 5, 4, 3, at 2. Naririto ang isang halimbawa ng kasagutan para dyan. Iwasan ang pag-inom ng alkohol. Ito'y nakakasama kapag nagumon. Huwag tangkilikin at bilihin upang ikaw ay hindi magkasakit. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, magsadula ng isang kalagayan kung paano makaiiwas sa paggamit at pag-abuso sa caffeine, tobacco at alcohol. Pakiusapan ng miyembro ng pamilya na gumanap sa ilang papel upang ma-record ito. Ipadala ang video sa iyong guro. Pumili lamang ng isa sa mga sumusunod na isasagawa mo. Letter A, ang mga naninigarilyo ay humihina ang katawan, nahihirapang huminga, laging bumabahin at umuubo, sumasakit ang ulo at nagbabago ang pangamoy at panlasa. Ang paninigarilyo ay maaari ding makapagpapangit dahil sa pagkakulubot ng balat, makapagpapadilaw ng ngipin at mga kuko sa daliri at makapagdulot ng mabahong hininga. Next, letter B. Kung ang taong naninigarilyo ay nakakakuha ng mainstream effects, ang taong nakakalangap naman ang usok ng sigarilyo ang nakakakuha ng sidestream effect. Ito ay tinatawag na passive smoking. Kahit hindi ka naninigarilyo ay parang naninigarilyo ka na rin dahil sa mga kemikal na nakukuha mo sa usok ng sigarilyo ng taong katabi o malapit sa naninigarilyo. At letter C, ang mga bata o anak naman ng mga naninigarilyo ay may mas malaking posibilidad na magkaroon ng bronchitis, pneumonia at mga sakit sa puso lalo na sa unang taon. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 6, sa loob ng bakuran, mangalap ng mga balat ng produkto na may substansya o chemical na caffeine, nikotina at alkohol. Idikit ito sa puting papel at isulat ang epekto sa taong nakagamit o nakakagamit nito. Maaring kunin niyo yung mga balat or yung mga nakadikit sa mga bote. Katulad ng nakikita natin sa ating screen o sa mga lalagyan, kukunin niyo yung mga papel o plastic na nakadikit doon para mapakita natin kung alin yung mga sangkap ng caffeine, nicotine at alcohol.
Ngayon naman, sa gawain sa pagkatuto bilang pito, basahin ang mga pahayag. Lagyan ng check ang oo kung tamang epekto at X kung maling epekto. Number one, nakatutulog ako ng mahimbing tuwing gabi. Number two, madalas akong nininervyos. Number three, madalas na ubo at pagbahin. Number four, palaging balisa at di mapakali. At number five, may maayos at malusog na pangangatawa. Kasagutan. Para sa number one, check. 2T4X at 5, check. Next, para sa gawain sa pagkatuto bilang 8. Isulat ang CFN kung ang mga sumusunod ay epektong dulot ng caffeine, AIC kung alcohol at TBK kung dulot ng tobacco. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Number 1, panginginig ng kalamnan. 2, pag-ubo at pagkakaroon ng sipon. 3, pananaba. 4, madalas sa pag-ubo. At number 5, pagkabalisa at di mapakali. Ito ang mga tamang kasagutan para sa number 1, CFN, 2, TBK, 3, CFN, 4, TBK, at 5, AIC. Para naman sa huli nating gawain, sumulat ng isang pangako kung paano mo iiwasan ng sobrang paggamit o pag-abuso sa produktong may caffeine, alkohol o alak, at tobiko o paninilgerilyo upang mapanatili magandang kalusugan ng iyong katawan. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Pangako ng pag-iwas. Ako si, nakatira sa, ay nangangakong. Ito ay halimbawa ng kasagutan. Ako si, Ronald Dayan C. Roscoe, nakatira sa Malinta, Los Baños, Laguna, ay nangangakong iiwasan ang sobrang paggamit o pag-abuso sa produktong may caffeine, alcohol o alak at tobiko o maninigarilyo upang mapanatili ang magandang kalusugan ng aking katawan. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa week 5 to 6 ng health. Hanggang sa muli, paalam!